ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka na kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magtilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, manatag na. Kahit kailan, hindi ka na kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka na kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Laking laan,
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, ikaw na kulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, manatag na. Kahit kailan, hindi ka na kulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka na kulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman.
aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ko sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag ang usap, damdamin ko'y kumakaan. Ang panatag buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniya. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mabubuhay sa Kaniya. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang ating Diyos. Tunay na ang bawat isa sa atin ay nararapat na mamuhay sa Kanyang banal na kalooban. Yan ang mensahe ng awiting isusuko ang lahat na isinulat ni Pastor Samuel Castro. Ayan. Purihin ang Diyos at muli good morning sa bawat isa. At salamat sa ating Panginoon sa Kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng kaaliwan, ng kalakasan at sa mapayapang pamamahinga at pagtulog sa buong magdamag na ito. Kamusta po ang inyong magdamag? Nawa tayo pong lahat o ang bawat isa sa atin ay nakapagpahinga ng lubusan. Ano? So purihin ng Diyos, patiin natin ang bawat isa na nakasubaybay sa ating programa ngayong umagang ito. Hallelujah! Sister Baby Cruz, ayan, good morning.
siya'y patungo ngayon sa ospital upang tugunan yung pangangailangan ng ating kapatid. Sister Aurea Martin, Sonia Panaligan, magandang umaga po sa inyo. Brother Winston Leal, kaya mapagpalang umaga. At Sister Ann Arboleda Quilbara, Ludi Senner, Sister Tessie San Juan, Divine Divina. At kay itong batang ito ay nakakatuwa, no? Siguro walang bata na kagaya nito nagigising ng ganitong oras para lang manood ng ating devotion. Akala ko ito'y matanda na, pero ito pala'y bata pa, no? Alam nyo, napakapalad ng pastor ng batang ito. Kung ito man ay sana'y alam ng pastor niya nang batang ito ay sumusubaybay sa ganitong klaseng devotion araw-araw, umaga't hapon, ano? Salamat sa Diyos. At kung dito lang napunta itong batang ito, ay talagang nako, isang pagpapala ang batang ito na makakita ka ng ganitong klaseng batang uhaw lagi sa salita ng Diyos. Every morning, madaling araw yan, ha. Karamihan ng bata, lahat ng bata ngayon puro tulog. Pero itong batang ito ay araw-araw gising ng madaling araw para makinig ng salita ng Diyos. So pagpalain ng Diyos ang batang ito. Parang gusto kong regaluhan itong batang ito, eh. Nakakatuwa, no? So good morning sa iyo, Ivan Gutierrez. Magandang umaga. Brother Anthony Bautista, Divina Simbahom, Derek Arcia, Roda Advincula, ayan, Bunch Lucas, Pastor Freddy San Juan, magandang umaga po, Pastor. Sister Joy De Mesa, Janet Season, Fel Clara Sornito, Jasil Maabo, Raquel Raniola Bensurto, Lani Hinahon, Cecil Mabini, si Ate Medrlyn Reyes, Ate Meds, ay pakibasa po ang ating GC ng mga leaders, ano, at meron po tayong anunsyo doon. Kung maaari sana ay pakitugunan muna saklit, at emergency po ito. Hindi nyo po nakikita yung ating GC. Ano, paki-check ang ating GC, meron po akong message doon. Paki-check nyo po at pakitugunan muna ang emergency case natin ngayong umagang ito. At kay Pastor Tommy Carantang, Juliana Narvaez, Sancho Jovel Legazpi Pelinha, Sister Nerissa Monreal, Sister Erlinda Arcia, Connie Matugas, Maribel De Leon Pagaran, Mercelita Pornobi, ayan, good morning po sa inyong lahat. Sister Vicky Balwis, ayan, Ate Vicky, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ano, pakikatok mo nga muna dyan si Ate Maripe Balwis, o sapagat ang kanyang beshi ay nasa ospital at nasabugan yata doon sa bakery, ano, nasabugan daw ng apoy ang mukha hanggang lihik. So nag-chat kanina ay walang online kasi sa mga kapatiran natin, kaya wala siyang ma-message, ano? So paki-check nyo muna at baka wala pang nag-aasikaso doon sa ospital. Okay, si Sister Maria Soledad Canta Pascua, Jennifer Suelo Sanchez, Brother Jonathan Guevara, Sister Mayet Payud, ayan, good morning sa bawat isa. Ayan, salamat sa Panginoon at purihin ang ating makapangyarihan Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Kay Sister Jennifer Suelo Sanchez, magandang umaga. Kay Donna Michelle Robles Arcia, good morning. Kay Shimaya Gulfan, ayan, nanonood din kasi may mga narito, no? Sister Nerissa Monreal, ayan, good morning po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Ayan, at Sister Jane Sales, magandang umaga sa bawat isa. Ayan, opo, hirap sila gumising lalo na pag ganito kaaga, mga youth. Opo, ay ito po, parang hindi ito youth, eh. Parang kids pa lang yata ito, eh. Nakakatuwa itong batang ito. Si Ivan, ano? Magkikita rin tayo, bata. At nakakatuwa itong batang ito. Bihira ang bata na nanonood ng ganitong ingigising ng madaling araw, araw-araw. Naalala ko, itong batang ito ay nagpa-add sa private page natin at gustong manood ng, ano, makinig ng spiritual warfare at bondage breaking. Interesado daw siyang manood. Akala ko ito ay matanda, mga adult, ano? Pero nung malaman-laman ko, bata pala ito. Kaya natuwa ako. Kaya siguro banda-banda niyan itong batang ito, eh. Magandang regaluhan ito, eh. No? At nakakatuwa yung mga ganitong klaseng bata na sa murang edad, alam nila yung halaga ng pakinig na salita ng Diyos. Madaling araw, ha? Umagat hapon, no? E kadalasan, ang bata ngayon, ang hawak ay cellphone, laro ng kung ano-ano mga nilalaro. Pero itong batang ito, eh, salita ng Diyos ang gustong kauhawan. At talagang sa umaga at pagkagising ay talagang yan ang kanyang ginagawa, ang makinig ng salita ng ating Panginoon. Okay, so purihin ang ating Panginoon at tayo po yung madumako muna sa ating pananalangin.
wala po tayo itinataas na tao. Natuwa lang po ako kasi nagulat ako, ikala ko adult ito eh. Ikaramihan sa mga nanonood sa atin sa program natin ito ay mga adult, ano? Kung meron mang young people ay pasulpot-sulpot lang, no? Meron mga nakikita ko dito last time na mga young people, pero pasulpot-sulpot lang at hindi naging consistent. Pero itong batang ito, tataka ko, ay talagang halos consistent siya, no? Umaga't hapon, ano? Talagang nakikita kong nanonood. Ayan, so salamat sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Tayo po yung manalangin. Sabi dito, maulan dito sa Quezon. Ayan, ha? Mapagpalang umaga sa lahat, maulan dito sa Quezon. Ah, naulan ng pagpapala. Wow, maulan. Grabe, ha? Ay, may sana naman makarating dito yung pagpapalang. Baka naman pwede makarating dito yung ulan na yan, ano, ng pagpapala. No? Sa purihin ng Diyos at salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's pray. Ama namin Diyos, nabis po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa kabutihan ninyo sa aming mga buhay, sa inyong kagandahang loob, sa mga biyaya, kaaliwan, pagliligtas, kalakasan na patuloy na pinagkakaloob at ibinabahagi ninyo sa bawat sa amin. At sa oras na ito, kami po Panginoon ay dumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin hindi kalugod-lugod sa inyo. Kami po'y patawarin at pakalinisin ang inyong banal at makapangyarihan. Lugod, talangin namin sa pagkakataong ito na kami po'y samahan ninyo, palakasin at tulungan na magtagumpay sa bawat bagay at sitwasyon na aming pinagdaraanan. Panginoong banal, kami po ay umaamin sa aming sarili na kami ay walang magagawa kung wala ang inyong banal na pagsama sa bawat sasamin at kung wala ang inyong kahabagan at tulong sa inyong mga anak. Kaya sa oras na ito ay kinikilala namin sa aming puso at sa aming kaisipan na kayo lamang ang siyang tanging kailangan namin at kayong siyang tunay na makatutugon sa aming mga pangailangan. Sa umagang ito, dakilang Diyos, lumalapit kami na may kababaang loob. At anuman Lord ang nakikita niyong karumihan, ito po'y pawiin at linisin ang inyong banal at makapangyarihang dugo sa kaisipan, sa damdamin, sa pananalita at sa gawa, o anumang bagay na hindi mabuti, maling kaisipan at pagnanasa, mga maling damdamin sa kapwa, ito po ay ipagpatawad po ninyo. At sa oras na ito, dala, tangay sa aming mga puso, ang lubos sa pananalig at pagtitiwala, umaasa kami sa inyong makapangyarihang pagkilos sa aming mga buhay. Nawa sa aming pag-aaral na ito, kami lakipan ng inyong karunungan at ng kaalaman na mula sa inyo. Sa patnubay ng banal na Espiritu ay matuklasan namin at maunawaan ang kalawakan ng inyong mga salita na makapagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa mga puso at damdamin namin. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito at mamamalagi ang inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan ito. Gabayan niyo po kami at ang inyong pagtatagumpay ang siyang ilakip at patuloy na ipagkaloob sa bawat sa amin. Purihin kayo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, let's proceed sa ating pag-aaral na ito. At narito pa rin po tayo sa ang kapangyarihan laban kay Satanas at mga demonyo. Ayan, ano? So, ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Narito pa rin po tayo sa ating pag-aaral na ito. So, ano po ba ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus laban kay Satanas? Sa mga nakalipas natin discussion, dinidiscuss natin kung ano ba ang ginagawa ng kaaway. Habang siya ay present sa sanlibutang ito, ano ba yung kanyang nagagawa sa buhay ng mga tao? No? Lalo tigit sa mga hindi mananampalataya. Pero pagdating sa mga Kristiyano at mga mananampalataya, no, ay makikita natin na talagang sabi ng Bible, talagang tayo ay nararapat na mamuhay ng hiwalay sa mga sanlimutang uri ng pamumuhay. At ang nakakatuwa, bilang Kristiyano at mananampalataya ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan upang bakahin, no, ang gawa ng kaaway upang hindi siya magkaroon ng pagtatagumpay sa bawat isa sa atin. At sa oras na ito, atin namang talakayin, ano naman ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus laban kay Satanas? Sa kanyang mga himala, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Especially doon sa Acts chapter 10 verse 38 na pinag-aralan natin at pinagmulan ng aral na ito, ang pagpapagaling sa mga pinahihirapan ng mga demonyo, ay maliwanag na sinasabi na ang ating Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa ay talagang ipinakita niya
na masigit ang kanyang taglay na kapangyarihan laban sa kadiliman sapagkat siya ito, anak ng Diyos. At sa maraming pagkakataon, makikita natin na talagang si Satanas o ang mga kampo ni Satanas pag nakikita ang ating Panginoong Hesus ay nangangatal sa takot. Yun ay pagpapakita na talagang siya ay may higit na taglay na kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng Diablo na kumikilos at naghahari sa sanlibutan ito. So sabi po dito, sa kanyang mga himala, madalas na nilalabanan ni Hesus ang kapangyarihan ni Satanas at ang mga may demonyo. So si ang ating Panginoong Hesus ay nilalabanan niya sino? Si Satanas. At ang mga, sabi dito, at ang mga may mga demonyo. Ibig sabihin yung mga tao na inaalihan o sinasaniban ng mga demonyo ay nilalabanan ng ating Panginoong Hesus. Hindi yung tao, kundi yung nasa loob ng tao, no? Kaya basahin natin ang sinasabi ng Mark chapter 1 verse 26. Mark chapter 1 verse 26. Yan. Pinangisay na masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. So makikita natin dito no na nung pinalayas ng ating Panginoong Hesus, nung ginamit na niya yung kanyang kapangyarihan laban dito sa taong ito na sinasaniban ng demonyo, ano sabi dito, pinangisay ng masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. So ito yung usual na makikita natin sa isang tao na nadi-deliverance, ano? Lalo na kapag ka-severe yung pagka-deliverance niya, talagang sumisigaw. Ito po ay lagi tayo nakakakita nito, no? Na talagang sisigaw ng ubod ng lakas at maya-maya biglang tatahimik. Maliwanag at yun ay patunay na umalis ang masamang spirito. Sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ito po ay normal at ito po ay lagi nating makikita kapag ka nagmamanifest ang sinasabing deliverance. Sa verse 34, same chapter, tignan din po natin ang sinasabi. Yan. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. So, lahat ng klaseng sakit, di ba? Lahat ng klaseng karamdaman, pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang kanilang karamdaman, yun ang sinasabi dito, at pinalayas din niya ang mga demonyo. At hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam niya kung sino siya. O, di ba? So, dito makikita natin na nasa kapangyarihan ng ating Panginoon ang mga demonyo at talagang sila'y lumalayas sa utos ng ating Panginoon. May instance nga na nakita lang nung demonyo ang Panginoong Hesus, ay lalayas na at nagwawala na, no? Kasi at ang sabi nga dito, at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. O, di ba? Pinigilan niya na i-reveal siya ng mga demonyo at ng mga masamang espiritu. Dahil kilala nila kung sino ang Panginoong Hesus. O, napakaliwanag, di ba? Alam nyo, yan ang isang bagay pa na dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kagaya na nangyari kay Pablo, nung siya ay papunta sa isa-isang missionary journey, meron kasi kung gustong ipahiwatig sa inyo dito. Sa pagkakasabi dito na hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ito po ay nangyari din sa kalagayan ni Pablo sa isang missionary journey na kung saan nakasalubong niyang isang babae na mayroong espiritu ng panghuhula. No? At itong espiritu ng panghuhula ay napakatindi, no, sa buhay nitong sa buhay nitong manghuhula na ito sapagkat ang lahat ng kanyang ihula ay very accurate at pinagkakakitaan siya ng kanyang amo. No? Pinagkakakitaan siya dahil sa panghuhula na ginagawa niya. At nung makita niya si Pablo, nagsisigaw yung babae. Sabi niya, narito ang mga anak ng Diyos at naparito sila upang ihayag sa atin ang tunay na daan ng kaligtasan. Imagine niyo yun. Hindi naman niya kilala si Pablo, pero nagsisigaw siya at hindi pa naman nagpapakilala si Pablo. No? Pero alam ng manghuhula kung sino siya. Bakit? Sapagkat yung manghuhula ay mayroong espiritu na pero ang tawag sa mga espiritista, no? Ang tawag niya sa espiritong yan ay guide spirit. Ayan, alam na mga espiritista yan. Ang guide spirit na sinasabi, ito ay ang espiritu o masamang espiritu na naggumagabay
sa mga tao, lalo na doon sa mga nagpa-practice ng witchcraft. May mga kanya-kanyang guide spirit po yan. At yung guide spirit na yan, ang siyang nagdidikta, no? At nagre-reveal. Kaya may mga espiritu ng panghuhulang sinasabi. Yung guide spirit na yun ang nagdidikta doon sa babae at inire-reveal sa kanya kung sino yung mga taong yun na dumating. Sila Pablo yung tinutukoy, no? At dito natin makikita, mayroong isang bagay na gustong ipaunawa sa atin. Alam ng mga demonyo at ng masasamang spirito kung sino ang tunay na Kristiyano at hindi. Ayan, ha? Kaya huwag tayong magpapanggap na Kristiyanuhan lang. Bakit? I-re-reveal ka din. Kung paanong inire-reveal ng mga demonyo ang mga tunay na Kristiyano at nakikilala nila ang tunay na Kristiyano, kilala rin nila kung sino ang hindi at yung mga nagpapanggap. No? Alam nyo, nakakalungkot. Ito, isang bagay ito na dapat, ito, talaga totoo ito. Dati na-invite po tayo sa isang church para tumagtalakay ng isang deliverance seminar. So, doon sa church na yon, ayun, kagaya na dinidiscuss natin doon sa bandage breaking, ano, ay buong maghapon yung naginaganap kasi napakahabang lecture niyan. Wala kayong gagawin doon kundi pag yun i-discuss, as in buong maghapon, compress pa. Kasi hindi, sa totoo lang, yung dinidiscuss natin sa bandage breaking ay dinidiscuss yan ng almost 2 days. Dalawang araw talaga yan kung gusto nating maliwanag talaga. Pero doon sa church, sapagkat isang araw lang ang nakalaan, ay kinompress natin yung lesson at sinikap, minadali talaga natin na maituro. Buong maghapon. Nung hapon na, nung altar call na, yun na. May isang bata na talagang nasa altar. Bata siguro ang edad eh. 11, mga 10, 11, ganyan ang edad ng batang babae. Nung nasa altar call, biglang bumagsak. Pero hindi nilalayhan siya. Habang nakaluhod ay biglang umiyak na umiyak at nagwala ng wala. Nagwala, bagsak sa sahig. Sigaw na sigaw. Ang masaklap nito, nung bumagsak at nagwawala na, wala nang makaawat sa kanya at iba na yung nagsasalita. Hindi na siya. Yung bata, no? At sigaw na sigaw, sigaw na sigaw. Galit na galit, galit na galit. Ang sinasabi nung nilapitan ko na, ang sinasabi niya ay bitawan niyo ko, bitawan niyo ko. Ako lang ang nagmamahal sa batang ito. Yun. Doon na kami nagtaka kasi hindi na siya yung nasa loob. Iba na nagsasalita. Kasi kung bata yun, kung siya yung nagsasalita, hindi yun nasasabihin niya. Kundi talagang lumayas kayo, ganun. Papatayin ko kayo. Tapos biglang, pag tinatanong mo kung sino siya, hindi siya magsasalita. Ito isang bagay para maintindihan natin. Minsan, pag in-interrogate mo, hindi yan magsasalita kung sino siya na nasa loob. Pero, pag ikaw ay magiging attentive lang, at huwag kang, kasi minsan sa mga deliverance ministry, kung ano sigaw ng demonyo, sigaw din ng pastor eh. Hindi mo kinakailangan makipagsabay ng sigaw sa masamang spirito. Kasi sabi nga doon sa binasa natin kanina, nagsisigaw, di ba? Lumalayas at nagsisigaw. Kapag ang presensya ng Diyos ay hindi na niya kayang tagalan, ay talagang magsisigaw yan at maghuhumiyaw. Ngayon, hindi makakabuti na kung gaano kalakas yung sigaw nung sinasaniban, ay mas malakas yung sigaw mo. Hindi. Hindi naman lalayas ang demonyo sa lakas ng sigaw mo eh. Eh kahit mapatid ang litid mo, pag walang kapangyarihan ng Diyos na sumasa iyo, hindi lalayas yan. Ngayon, ang pinaka-best way para mas maintindihan mo ay mag-obserba ka maigi. Bagamat hindi niya sasabihin kung sino siya, pero i-re-reveal din niya sa ibang paraan. Kagaya nung halimbawa, nung tinatanong namin kung sino siyang nakapasok sa loob ng katawan ng bata, hindi niya sinasabi kung sino siya, pero sabi niya, ako lang ang nagmamahal sa batang ito. Doon pa lang ay madidetect mo na, ang batang ito, ito ang pinagmulan, kulang siya sa pagmamahal. Rejection, ibig sabihin, mayroong spirit of rejection sa puso ng bata. No? May selos, may jealousy, lahat ng bagay na pupwede mong idikit doon sa salitang ako lang ang nagmamahal dito. Pag sinabing ako lang ang nagmamahal sa batang ito, ibig sabihin yun yung nararamdaman ng bata na walang nagmamahal sa kanya, sa damdamin niya hindi siya mahal ng magulang niya. Bakit? Rejected. Maaring may favoritism sa loob ng bahay, maaring itong batang ito ay talagang aminin natin at sa hindi.
May mga magulang talagang ganyan na may mga paborito sa loob ng bahay. No? May mga magulang, hindi niyo lang hindi lang masabi minsan na talagang minsan may mainit ang dugo ninyo sa isang bata, anak niyo 'yun ha. May mga ganung klase magulang eh. Totoo 'yan. No? Bagamat kayong nanganak, pinanganak ninyo, pero may mga pagkakataon talaga. Hindi niyo lang masabi ang totoo, pero totoo talaga eh. Merong talagang magulang na hindi pantay ang pagtingin sa mga anak. Na mas paborito si ganito kaysa kay ganito. Totoo 'yan. No? So sa kalagayan ng bata, 'yun ang nararamdaman niya. Ngayon ito na. No, ito na. Nung lumapit yung nanay, sabi ko lumayo ho kayo, hindi niyo ho anak 'yan, nagsasalita. Lumayo ho kayo. Ayaw lumayo nung nanay. Alam niyo, nung nagpumilit na lumapit yung nanay, sabi nung nanay, anak, tama na 'yan, tumayo ka na. No? Tumayo ka na, sabi ng ganun. Alam niyo, nagulat yung nanay at ito yung nakakalungkot. In-expose ng demonyo kung sino yung nanay. Hindi nakaporma yung nanay, no? In-expose ng demonyo kung sino yung kung anong ginagawa niya sa anak niya at hiyang-hiya yung nanay. O, di na confirm na talagang yung anak niya ay naaabuso, ibig sabihin hindi talaga pinagpapakitaan ng pagkalinga, naaabuso kasi may paborito yung nanay. You know? Nagulat yung nanay. Talagang in-expose siya nung demonyo. Kaya yun ang nakakalungkot kapag hindi tayo nagiging totoo. Narating ang isang araw, ilalantad ka. Ay, ang mga demonyo pa naman pagdating sa pagsasabi ng kasamaan at nakasinungalingan ng tao, nagsasabi ng totoo. Alam nyo, yan, dyan kayo medyo mag... Yan ang nakakatakot. Pag sa pag-i-expose ng karumihan ng isang tao, nagsasabi siya ng totoo. Ayan, ha? Sinasabi niya talaga at ine-expose niya yung mga lihim na kasalanan ng tao o lahat ng katotohanan ibubunyag niya, ilalantad ka niya. Oh, hindi siya magsisinungaling pagdating do sa kasalanan na ginagawa mo. Talagang ilalantad ka niya. So, ibig sabihin, maging totoo tayo. Kasi alam nila kung sino ang totoo at hindi. Alam niyo do sa nangyari yon. Pinalayas yung demonyo, no? Pinalayas yung masamang spirito sa katawan ng bata, lumayas. At ito nakakatuwa. Nung himasmasan yung bata at nung nawala na yung nakasanib sa kanya, pagtayo niya, no? Bigla siyang umiyak, pagtayo niya, niyakap niyang bigla ang nanay niya. So doon pa lang, nagyakapan na yung magnanay. Iyak din yung nanay at talagang humingi rin siya ng tawad sa kanyang anak. Yung anak humingi rin ng tawad sa magulang. Dahil sa kanyang galit na nararamdaman sa magulang niya. Oh, yun ang napakagandang naging breakthrough sa kanila. After siguro mga 2 to 3 months naimbitahan o 6 months yata mga ganun. Naimbitahan po uli ako doon sa simbahan nila. Alam niyo, pagbalik ko, tuwang-tuwa ako doon sa bata. Yung bata ay malaki na at tambourine dancer, ang galing palang sumayaw nung bata, no? At yung nanay, nasa ministry na din. Siya na nag-ooperate ng projector sa church. O parehas na silang magnanay, nasa ministry. Yun ang nakakatawa. Kaya nung pagbalik ko, sabi ko, tunto ako. Nilapitan ko yung bata at nahihiya nung nakita ko kasi nagdadalaga na nung pagbalik ko. Nung unang kita ko, possible pa lang yung sa pagdadalaga. Kumbaga 11, 12. Nung pagbalik ko, laki na. At ang galing magsayaw. Magaling. Ay nakakatuwa dahil silang magnanay ay ni-restore ng Lord yung relationship at nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. So yun, pagdating sa ganung bagay, talagang hindi ka pwedeng maglihim sa kaaway. I-expose ka talaga ng kaaway. Ngayon, kagaya ng sinabi dito, ang ating Panginoong Hesus pinagbawalan niya na i-reveal siya ng mga masamang spirito. Okay, so sa Luke chapter 3 verses 10 to 11, tingnan din natin. Yan, good morning kay Sister Raquel Villamarso Duwalan at kay Sister Ninita Islopor Alvarez at Brother Edilberto Apollona. Good morning at kay Sister Marites Dugan. Okay, so sabi diyan, Mark chapter 3, 10 to 11. Yan. 3, 3, 3, 3.
sapagkat marami na siyang pinagaling. Dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Ayan. Bawat taong sinasapian ng masamang spirito na makakita sa kanya ay nagpapatira pa. O ito, kagaya nito. Bawat taong sinasapian ng masamang spirito na makakita sa Panginoong Hesus, nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." O, liwanag, di ba? O, sa 11, ay na nga pala, sa 11. Sa chapter 5, 1 to 20, ito medyo mahaba-haba. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Yan. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong na isang lalaking sinasapian ng masamang spirito. Ang lalaki ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito, wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nang sisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan niya din niya ang nang matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na ito ni Jesus, na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Lumuhod pa, di ba? Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taas ng Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." 9. Sinabi ni Jesus ito, sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Kaya alam niyo po, ang mga masamang espiritu, pag sinabing batalyon, ay talagang may kakayahan silang pumasok sa katawan ng isang tao kahit isang batalyon pa sila. Kasi espiritu nga sila eh. No? So tinanong siya ni Jesus, "Ano pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. Ayan. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Isipin niyo yung batalyon, nire-represent lang siya ng isa. Pero batalyon sila, marami. Isa lang ang maririnig mo nagsasalita. Hindi mo naririnig na napakarami nagsasalita, pero maraming nasa loob. O yan. Next. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. "Nagmakaawa kay Jesus sa masamang spirito, pasapiin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang spirito at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Yung iba, sabi nila, no, kaya hindi sila kumakain ng baboy dahil ang baboy daw sinasapian ng masamang spirito. Ito po ay case to case. Ito ay special case lang dito sa Bible, ano? At hindi naman sinasabing lahat ng baboy may sinasaniba ng masamang spirito. Alam nyo, kahit nga alin, eh kahit nga yung buriko eh, hindi masamang espiritu sumapi, pero pwedeng gamitin ng Diyos para mangusap sa isang tao. Umaalala nyo yung kwento ni Balaam, ano? Yung pasaway na propeta, ano? Eh, sa katigasan ng ulo, eh, pati yung sinasakyan niyang asno yata, o buriko, ay nagsalita na, ginamit ng Diyos. So, it is possible, no? Kung talagang nasa kapangyarihan ng Diyos eh. At ito naman ay demonyo, sumanib sa mga hayop, ano? Sa mga baboy. Kaya, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na ang mga baboy ay iba, ayaw kumain ng baboy dahil nga daw pinapasukan daw ng masamang espiritu. Alam nyo, kahit hindi kayo kumain ng baboy, pag namuhay ka sa mali, nasa impluensya ka ng masamang espiritu. Ano? Ay huwag nating isipin yung ganong klaseng, huwag nating tanggapin yung mga ganong klaseng kaisipan. Ayan, ang kawan na may 2,000 o 2,000, imagine ninyo ha, kawan na may 2,000. Imagine ninyo kung ilang libo ang masamang espiritu pumasok sa katawan ng tao. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin. Imagine ninyo, oh, ilang libong masamang espiritu, batalyon eh, ang nasa loob ng katawan ng tao. Oh, ayan ha, na matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Oh, 14. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy.
Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. 19. Ngunit hindi pumayag si Jesus sa halip, ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ay talagang himala yun. Imaginin mo ikaw ay isang tao na naninirahan doon sa isang lugar at talagang ang lakas-lakas mo, itali ka ng kadena, ay natatanggal lang, nilalagot mo lang ng ganong kasimple. Diba? Ay talagang maraming magtataka at nakalaya. Kaya siyempre, wala namang imposible. No? Wala namang imposible sa Panginoon at talagang lahat ng bagay ay posible. May kapangyarihan ng ating Diyos eh. Ang makapangyarihan ng ating Diyos eh. Yan. So sabi po dito, basahin naman natin ang chapter 9, 17 to 29. Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinalo ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang spirito at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, pumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang spirito, ngunit hindi nila ito mapalayas. Yan. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Ayan. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po nung bata siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin na masamang Espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang spirito, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nang sisigaw ang masamang spirito, pinangisay ang bata at saka lumabas, nagmistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. O yan, di ba? So yan ang isa sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Luke chapter 13 verse 16. Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagam kahit na sa araw ng pamamahinga? So dito, pinakita dito na talagang ang ating Panginoong Jesus ay mayroong mas higit na kontrol sa mga sitwasyong kagaya nito, lalo na sa mga pagkilos ng kaaway, lalo na sa laban kay Satanas. So, isa sa mga malilinaw na layunin ng pagparito ng ating Panginoong Jesus sa daigdig ay ang gapusin si Satanas at palayain ang mga inaalipin niya. So yun ang pangunahing ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Isa yan sa kanyang mga tungkulin kung bakit siya naparito sa lupa upang gapusin si Satanas, no? At palayain ang mga tao na nasa ilalim ng kanyang impluensya at pagkabihag. Matthew 12:29, tingnan nga po natin. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. O yan. Sa Mark 1:27, tingnan din natin. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari iyon? Ito'y isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang spirito at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. O yan ha. So dito pinapakita ng ating Panginoong Jesus ay mayroong higit na kontrol laban sa mga masamang spiritong ito. Ang paggagapos ni Jesus kay Satanas ay natupad ng bahagya sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga demonyo. Bakit bahagya? Sapagkat hindi pa yun ang katuparan ng salita ng Diyos na si Satanas
ay igagapos ng talikala, no, sa Book of Revelation, at ihuhulog sa malalim na hukay, no, o balon na sinasabi, no? At doon ay ikukulong siya for 1,000 years. Yan ang sabi ng Book of Revelation. And after 1,000 years ay palalayain siya at bibigyan din ng pagkakataong muling makapandaya sa mga tao. So yun ang sinasabi dyan, ano? Na pansamantala. Pansamantala in a sense na yung kanyang pagkaalipin sa mga tao at impluensya ay inalis ng ating Panginoong Jesus. Tinanggalan siya ng kapangyarihan laban sa mga tao, especially sa mga Kristiyano. Yan sabi dito, ang paggapos ni Jesus kay Satanas ay natupad ng bahagya sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga demonyo, nawalan siya ng kontrol sa lahat ng mga tao. Kumbaga, sa ginawang ito ng ating Panginoong Jesus ay ipinakita niya na siya ay masigit na makapangyarihan kay Satanas. Pinakikita niya rito na talagang pag ginusto niya, magagawa niya. Yan, ano? At lubos na naganap sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapalayas na mga demonyo, bahagyang naipakita niya. Bahagya. Kasi hindi pa yun yung katuparan eh. Pero yung tunay na katuparan nito ay yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pinakita niya rito na wala ng kontrol. O kung tutusin sa totoo lang mga kapatid, talagang ano, natalunan na si Satanas eh. Talunan na siya at wala na siyang magagawa. Bakit? Lahat ng tao pinalaya na ng Panginoon kung tutuusin. Kaya nga dapat nating aralin at basahin ang salita ng Diyos dahil yun ang magpapalaya sa atin. The truth shall set us free. Kasi binigay na sa atin ng katotohanan eh. Kaya si Satanas, patuloy naman siyang kumikilos upang linlangin tayo. Linlangin upang tayo ay patuloy na manatili sa kanyang impluensya. Dahil alam ni Satanas na wala na siyang kontrol sa atin kapag ang tao ay naniwala sa Panginoong Jesus, wala na siyang magagawa dun eh. Kaya nga ang magagawa na lang niya ay linlangin tayo. Linlangin at hadlangan. Yun na lang yung magagawa niya. Pero wala na siyang direktang kontrol kung tutuusin sa buhay natin. Malibang impluensyahan na lamang niya tayo. At kapag ang tao ay nahulog sa pagkakasala, doon tayo na babalik sa kontrol ni Satanas. Kasi pinalaya na tayo ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang kamatayan sa krus, tayo ay nilinis sa lahat ng ating karumihan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus ay simbolo ng kanyang pagtatagumpay laban kay Satanas. Kaya talunan na siya kung tutuusin. Wala na siyang kontrol dapat sa buhay natin. The main problem lang is, hindi natin alam na malaya na tayo. Hindi alam ng mga taong malaya na tayo. At hindi nila tinatanggap yung nagpapalaya. Kaya nga sabi ng John 3:16, upang ang sino mang sumampalataya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 18, ang sino mang sumampalataya ay hindi nahahatulan. Subalit, ang hindi sumampalataya may hatol na. Oh, di ba? Pinalaya na tayo dun eh. Simbolo ng pagtatagumpay. Kaya nga, ang pwede lang niyang magawa ay tuksohin ang mga tao at ma-impluensyahan niyang muli. Dahil sa ganung kalagayan, kapag ang tao ay nahulog sa tukso at namuhay na maguli sa kasalanan at ipinamuhay ang kasalanan, doon siya nababalik sa kontrol ni Satanas. Doon ang tao ay nanunumbalik sa pagkaalipin ni Satanas. Yun ang ibig sabihin. Kaya napakahalaga na pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Hindi tayo nakikipagbaka upang magtagumpay. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus eh. Nakikipagbaka tayo upang alagaan ang pagtatagumpay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang maingatan. Pag binigyan ka ng isang mahalagang sasakyan, wala na yung sa kontrol yung nagbigay. Diba? Nasa kontrol mo na yun. Kung paano mong i-maintain, paano mo siyang gagamitin. Eh kaya lang kung bulag siya kang gumamit, eh sigurado baka wala pa isang taon, lagas-lagas yung sasakyan mo. Kung di ka marunong mag-ingat. Kahit gaano pa yung kamahal, neregaluhan ka ng mamahalin, mahal ang binigay sa'yo. Diba? Ginasusan ng mainam. Pero kung hindi ka marunong gumamit, bulag siya kang gumamit, diba? Eh laspag yan sa loob na isang taon. Pero kung ikaw ay nagpapahalaga doon sa taong nagbigay, diba? Kahit araw-araw mong gamitin yan, pero may pag-iingat. So, mame-maintain mo ang magandang kalidad ng iniregalo sa'yo kasi may pag-iingat ka.
Magagamit mo siya ng kapaki-pakinabang. Hindi siya masisira. Bakit? Iniingatan mo eh. Magkaroon ng konting diferensya, ipapaayos mo agad. I-maintain mo. Diba? Ganon din sa kalagayan natin. Pag nanampalataya tayo sa Panginoon, hindi naman laging perfect ang buhay araw-araw. May pagkakataong nagkakamali. Pero pinapaayos agad natin sa Panginoon sa pamamagitan ng repentance and acceptance. Paghingi ng tawad at pagbabago. Diba? Yun ang ginagawa natin. O kaya, kung tutuusin, malaya na tayo. Hindi lang alam kasi ng mga tao dahil hindi nila tinatanggap yung biyaya ng pagliligtas. Bakit? Hindi natin masisisi kasi nga ang demonyo, wala nga lang siyang ibang magagawa kundi manlin lang at impluensyahan nga tayo. So yung mga tao kahit ibinigay na yung katotohanan ng kaligtasan, hindi tinatanggap ang kaligtasan. Bakit? Binulag ng diablo. Nililin lang tayo. Ang akala nila, yung kanilang mga religious system ang magdadala sa kanila sa sinasabing kaligtasan. Ang akala nila, sa pamamagitan ng mga gawa nila, sila maliligtas. Gumawa daw ng mabuti, maliligtas na. Kalulugdan na raw ng Diyos. Galapin ng mga sakramento, maliligtas na daw. O, itingnan nyo nga. Doon lang sa sinasabing sakramento ng kumpil, pag pinaliwanag sa inyo yung sakramento ng kumpil, ang kumpil daw o ang sakramento ng kumpil ang siyang nagpapatibay at nagpapalakas sa pananampalataya ng isang tao upang mapaglabanan at magtagumpay daw laban sa mga bisyo at kahinaan. Ang dami kong nakitang nakumpilan. Kahit ako, nakumpilan ako. Eh pero ba't nahulog pa rin ako sa kasalanan? Ba't namuhay pa rin ako sa mali? Di ba? Oh, hindi yung kumpil ang magpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos, kundi ang banal na spirito na tutulong sa atin upang mapaglabanan ang tawag ng laman. O, ang daming nakumpilan na. O, bakit sa kabila ng nakumpilan yung iba, nangangalun niya pa din? Yung iba naman ay nagnanakaw, yung iba naman ay pumapatay. O, bakit may mga namumuhay pa rin sa karumihan? Ba't may mga nagbibisyo pa din? Ba't may mga nagsusugal pa din? Nakumpilan pare-parehas yan kasi hindi naman yung totoo. Walang katotohanan yun at wala naman kayo mababasang kumpil sa Biblia. O, so nililin lang tayo ni Satanas. Kaya dapat tayong matuto at magising sa katotohanan ng salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin at makapagdadala sa katotohanan ng kaligtasan. Yun ang pinakamabuti sa lahat. Yun lang ang magagawa ni Satanas. Impluwensyahan ka at tuksuhin. Impluwensyahan, tuksuhin, linlangin. Yun yung kanyang trabaho. Oh, pero kung ikaw ay bukas ang puso at isipan mo sa salita ng Diyos, paano siyang makapananaig? Ay lantad sa iyo at expose ang katotohanan ng salita na makapagbibigay sa iyo ng katotohanan at makapagdadala sa iyo sa katotohanan, paano siya mananaig sa iyo? Kaya yun yung encouragement natin sa lahat ng tao, magbasa, magbasa, magbasa. Pero kung tatamad-tamad magbasa, walang mangyayari sa atin. Diba? Kung tamad tayo mag-aral, tamad tayo magbasa, tamad tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, eh saan tayo makakarating pare-pareho? Wala. Wala tayong patutunguhan. Pare-pares tayo malilinlang ng kaaway. Pare-pares tayo mapapahamak. Bakit? Hindi tayo nakikinig sa tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa. Nagkukulang tayo sa panalangin. Wala tayong nasang makapaglingkod sa Diyos. Oh. Alam nyo, sa totoo lang, walang halong kaplastikan. Noon, hindi ko ito na-appreciate. Walang halong kaplastikan. Pero ngayon, labis-labis ang pasalamat ko sa Diyos. Bakit? Napakasarap paglingkod sa Diyos. Pag natuto kang makontento sa buhay na binigay sa iyo ng Diyos, napakasarap makontento sa buhay na ibinigay ng Diyos. Lilipas ang buong maghapon na makabuluhan ang naging buhay mo. Hindi yung tipong naiinip ka. Hindi. Kasi may nagaganap. Lagi may breakthrough. Bawat araw ng buhay mo, kapaki-pakinabang. Bawat araw ng buhay mo, masaya. May problema, oo. Pero hindi nagtatagumpay ang kalungkutan. Bakit? Pinagtitibay ka ng kapayapaan ng Diyos eh. Pinalalakas ka. Binibigyan ka ng kagalakan ng Diyos sa kalagitnaan ng kahirapan. Yun yung tinatawag na joy of the Holy Ghost. Walang laping in the Spirit sa Bible, pero may joy of the Holy Ghost. Pag sinabing joy in the Holy Ghost, hindi ito yung tawa. Hindi yung tawa ka ng tawa araw-araw. Pag sinabing joy in the Holy Ghost, ito isang klase ng kagalakan na mula sa banal na Espiritu na even sa kalagitnaan ng trials and persecutions and afflictions, may nararamdaman kang kagalakan sa puso mo. Bakit? Pinagtitibay ka ng Diyos. Yung kagalakan yun ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang ma-endure ang lahat ng hirap na nararanasan mo. Galing yan sa Diyos.
Joy of the Holy Ghost. Walang lapping in the Spirit sa Bible. Wala kayo mababasang ganyan. Saan nyo mababasa na ang mga Kristiyano at sinaunang Kristiyano nung napuspos ng Banal na Espiritu nagtawanan ng nagtawanan? Walang ganong klaseng aral at walang ganong klaseng salita sa Bible. No? Eh sana okay, nagpapapaniwala dyan, ano? Sa mga nagtuturo ng mga lapping in the Spirit na yan. Ginagamitan pa nga ng mga talata, eh pero hindi naman totoo. Ang layo naman. Oh. Kaya mag-iingat kayo sa mga naririnig yung aral. Okay? Ano pa? So sabi po dito, niyayinig dito ang kapangyarihan ni Satanas at pinanumbalik ang kaharian ng Diyos. So sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, niyanig niya ang kaharian ni Satanas, no? At ang mga tao, no, ay pinanumbalik ng ating Panginoong Hesus sa kaharian ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga sabi, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makaparoroon sa aking Ama maliban sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. O nagkaroon tayo ng pagkakataong makapanumbalik sa kaharian ng Diyos because of Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagtatagumpay at sakripisyo sa krus. Ang impyerno, ang lugar ng pagdurusa ay inihanda ng Diyos para saan? Para sa diablo at sa kanyang mga demonyo. Tatandaan natin yan. Masahin natin ang Matthew 8:29. Matthew chapter 8 verse 29. Anong sabi dyan? Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? O ayan, di ba? Napakaliwanag. Na talagang may panahon ng pagpapahirap at pagpaparusa. Alam kasi ni Satanas at ng mga kampon ni Satanas na sila'y nakatakdang parusahan ng ating Diyos. Ayan, ha? So, sana po ay maintindihan natin ang Diyos na suma sa atin ay mas higit na makapangyarihan sa Diyos ng sanlibutan ito at tayo bilang mga anak ay hindi kailanman magagapi ng Diablo habang tayo ay nasa piling at pag-iingat ng Diyos at nananatili sa pag-iingat ng kamay ng ating Panginoon. Amen. So purihin ng Diyos at isang mabuting bagay na tayo po ay may pagkakatiyak sa sarili natin sa ating relasyon sa Diyos at sana ay matiyak natin sa sarili natin na tayo ay tunay na mananampalataya at tunay na Kristiyano. So magandang umaga din po kay Brother Ronnie Fesico at kay Sister Rosemary Alcantara. Magandang umaga sa inyo lahat. At alam po ninyo sa ating Facebook page sa private, ano, sa My Hiding Place TV private page, ano, may pinost ako doon picture at yung picture na yon ay classmate ko sa Bible School si Pastor Emiliano Capitan, ano. Siya po ay dating bakla. 7 years na nakipag-live-in sa kanyang karelasyong lalaki, no? At makikita niyo naman yung litrato, ano, babaeng-babae ang kanyang itsura nung siya ay bakla pa. At nung siya ay pumasok sa Bible School, nung kami po ay naging magkaklase, ay tunay at lubusan siyang binago ng Diyos, ano? Pero bago siya pumasok ng Bible School, ay talagang nagpakalalaki na siya. At kitang-kita niyo naman sa picture na makikita niyo doon sa ating Facebook page, na talagang siya ay tunay na binago ng Diyos at nagkaasawa at nagkaroon na ng sariling pamilya at anak. Kaya alam po ninyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. No? Walang imposible sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Kaya doon sa mga bakla na nakikinig ngayon, ano? Kung may mga baklang nakikinig, ay may pag-asa kayo sa Diyos. Huwag na kayong umasa sa soji bill. Mag-asawa kayo ng tunay na babae. Walang ipinanganak na bakla at walang baklang papasok sa langit. Tandaan nyo yan. Kahit magalit kayo sa akin, okay lang sa akin. Walang problema. Walang bakla tomboy na papasok sa langit. No? Pero kung ikaw ay bakla at magbabagong buhay, mahal ka ng Panginoon. Kahit kayo ay bakla, mahal kayo ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na mahal ka ng Diyos, manatili kang bakla. Hindi yan totoo. Okay? So dapat nyo maintindihan, ang picture na pinakita ko ay bilang patunay na kahit ikaw pa ay kahit ikaw pa ay bakla at talagang binabae ang puso, hindi yan totoo. Yan ang isang patunay, yung picture na pinakita ko na may pag-asang mabago kahit bakla, kahit nananamit pa ng babae, pwedeng mabago at pwedeng magkapamilya. No?
Ayan ang sinasabi ko, panlilin lang ni Satan ay sa isip at puso ng mga homosexuals at ng mga lesbian. Kaya sana ayan ay isang maging hamon sa inyong lahat, no? Wag nang magbakla-bakla. Ay, wala kayong mapapala sa kababakla. Sinasabi nyo lang na masaya kayo sa kalagayan ninyo. But deep inside, may mga kakulangan kayong hinahanap sa sarili ninyo na hindi nyo kayang punuan. Bakit? Kasi ang Diyos ang makapagpupuno. Hindi kapwa lalaki ang makapagpupuno ng kaligayahan ninyo. Hindi kapwa babae ang makapagpupuno ng kaligayahan ninyo. Kundi ang Diyos lang. Malibang lumapit kayo, isuko nyo ang buhay nyo sa Diyos, magpabago kayo, isuko nyo sa Diyos ang mga bagay na hindi nyo kaya. Ayan, nakita nyo ba yung picture na yan? O, ayan ha. O. Yan na, tunay na picture yan, hindi po yan edited ha. Yan pong picture niya, ganyan siya ka-sexy noon. Nakita nyo naman ang bewang, ano? O, ayan, o. O, ayan na siya. Ayan siya ngayon. Nagkaasawa na po siya. Yung kanyang asawang yan ay freshman din namin sa Bible school yan. Si Evelyn. Ayan. Nung buntis na yung kanyang asawa. Kaya walang imposible sa Diyos. Talagang nababago ng Diyos ang buhay. Kahit ikaw pa, baklang-bakla ka pa, no? Ang problema lang, pag nagpapalit na ng ari, ay hindi ko lang alam kung paano pang magkakapamilya. Yun ang hindi ko na alam. Hindi ko na yung masasagot. Siguro, manalangin ka sa Diyos na tumubo uli para... kung nagpaputol, anong gagawin natin? Di ba? Kung nagpaputol, anong gagawin natin? Babalik ba yun? Di ba? O kaya, sana lang. pero kung mangyayari yun, ano ba? Malaking himala yun. Malaking himala yun, ano? Ay, kaya sana, ano? Mga kapatid, may pag-asa sa Diyos. Yan lang ang sinasabi ko, may pag-asa sa Diyos at talagang walang imposible sa Diyos. Kagaya na nakita ninyo, yun ay patunay na ang Diyos ay mahimulang kumikilos sa buhay ng bawat tao. Okay? So nananawagan tayo sa lahat ng mga bakla at tomboy, magbago na kayo, may pag-asa sa Diyos. Mahal kayo ng Panginoon at lahat tayo ay pare-parehong kabilang sa pinagdusahan niya sa krus. Yun nga lang, kinakailangan natin tanggapin ng ating Panginoon. Siyempre, no? At sikapin na magpabago sa ating Panginoon. Ano? So purihin ng Diyos, mahal kayong lahat ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Ang ipag-pray, huwag niyong ipag-pray na mapasa yung soji bill. Wala kayong mapapala dyan. Papuntang impyerno ang batas na yan. Ang batas ng soji bill ay papuntang impyerno. Hindi kayo dadahilin yan sa langit. No? Kaya tayo ay laban sa batas na yan. Hindi natin gusto yung batas na yan. No? Ay kahit magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Basta't hindi po pwede yung batas na yan. Ang soji bill ay papuntang impyerno. Kaya sana ipag-pray natin na huwag yan mapasa dito sa atin sa bansa. Okay? So mahal tayong lahat ng Panginoon. No? Lahat tayo mahal ng Diyos. Ipag-pray din natin. Kung may mga mahal tayo sa buhay na alipin ng pagiging homosexual, ipag-pray natin. Huwag niyong ikukundina. Pakita niyo yung pagmamahal. Siyempre, hindi kayo aayon sa masamang gawa. Pero huwag niyong ipakita na parang pinandidirihan at itinatakwil. Hindi dapat ganun. Kasi condemnation na yon. Rebuke is rebuke. Rebuke ay iba sa condemnation. I-rebuke ang maling gawa, pero ipakita, rebuke with love. I-rebuke na may pagmamahal. Yan, ha? Hindi para ikundina na parang wala nang pagkakataon at panahong magbago ang buhay. No? So yan, kung may mga anak kayong lesbian, minsan may lesbian, babaeng-babae pa rin ang itsura. Napaka-sexy ng katawan, pero lesbian pala. Oh, may ganun din lalaki. Akala ninyo, gwapong-gwapo, no? At talagang masil-masil. Pero homosexual. No? Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Kaya talagang, ayan, sabi nga ni Pastor Freddy, kung anong imposible sa Diyos, posible. Imposible sa tao, kung anong imposible sa tao, posible sa Diyos. Okay? Kasi nga, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan at kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Babalik po tayo makaliwas sa ilang saglit para po sa ating pananalangin. Ito'y inihahandog po sa inyo. Ang pamagat po nito ay Panginoon ng buhay ko. Ito po ay isa rin po sa ating mga sinulat na awitin. At alam niyo po nakakatuwa itong istorya na itong awiting ito. Ito'y naisulat ko
noong panahon na kaming dalawa lang dito ni Kapitan, ano, at katatapos lamang naming mananghalian, siyempre, pagkatapos niyang kumain, punta siya sa keyboard. Pindot-pindot siya. Ano yung unang tugtog mo nun? Yan. Naririnig ko yan. Paulit-ulit lang siyang ganyan. Yan. Tapos, nasa mesa ako. Sabi ko, bro, tuloy mo nga yan, tuloy mo yan. Mula sa mesa, binitawan ko yung kutsara. Lapit ako rito sa stage. Kinuha ko yung mikropono. Sabi, tuloy mo lang yan, tuloy mo lang yan. So, unang-una, sabi ko, ulitin mo nga yung tugtog. Pag ulit niyang ganon, nilagyan ko ng konting lyrics. Sumasamba, sumasamba, ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapati mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matago ang karapat-dapat. Yun, habang sinusulat ko yung kantang yun, habang tinutugtog niya, sinulatan ko ng konting lyrics. Sabi ko, sakto, ganda. Ulitin mo pa nga uli yung susunod na ano? Ulitin mo uli yung verse na yan, yung ganyang saktong-saktong linya. Sabi ko sa kanya, inulit naman niya. Habang pinakikinggan ko, ginawa ko ng bago. Ayan. Habang inuulit niya yung linya, nag-iisip ako ng lyrics na pwedeng ilagay. Sabi ko, ang ganda nito, paglapit sa Panginoon. Karapat dapat pagsamba. Sabi ko, eto maganda. Linisin mo ang puso ko. Pauwiin ang mga sala ko sa puso't damdamin. Sa pataas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Nakabuo na ako ng second verse. Sabi ko, ano kaya magandang chorus nito? Ulit lang, ulit lang. Inulit-ulit king verse. Yung unang verse, second verse. Sabi ko, saklit lang ha. Tuloy-tuloy mo lang yan. Gawa ka lang ng sunod-sunod na part. Sabi ko sa kanyang ganon. Alam nyo, sabi ko, kumuha ako ng papel, dindraft ko na yung dalawa. First verse at yung pangalawa. Nilagyan ko ngayon ng chorus. Sabi ko, dapat ganitong chorus dito eh. Ito ilalagay kong chorus, ganito-ganyan. Ngayon ito kinilabasan. Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay kong iyong pinili. Sa iyong kamay ay aking tinitiwala, kapahingahan ng na aking hinahangad. Tuntua ako. Sabi ko, ganda brad. Ulitin natin yung kanta. Sabi ko sa kanya. Hindi inulit namin ngayon. Medyo nalilito-lito pa ako sa tono at sa lyrics. So inulit namin. Ito na kinalabasan. Sumasamba, sumasamba, karapat-dapat.
sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Panginoon ang buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay ko. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap.
sumasamba, sumasamba. Ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matagpo ang karapat. Sa pataas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. O Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay ko. Sa iyong kamay ay ako.
Amen. At muli ay magandang umaga. Tayo po'y darako na sa ating pananalangin at paglapit sa ating Panginoon. So salamat sa Diyos. Ano? Yung kaninang pinakita nating picture ay kaklase ko talaga yung sa Bible School. Actually, meron pa akong isang kaklase na talagang tatlo yung kung tutusin ng mga homosexual. Pero yung isa talaga hindi tumagal. Alam ko, nakatatlong ulit ng pasok sa Bible School pero hindi gumraduate. Kasi baga hindi pa niya kaya na talagang iwanan yung kanyang kalagayan. At siyempre pag nasa dorm kami, magkakasama kami mga lalaki. Pag nagbibihis kami, hindi niya matagalan na nakita kami mga... hindi siya makatagal na makita kami mga naguhubad ng damit. Ano? Siyempre sa, pag sa, ano kasi, sa dorm, eh, pare-pares kayo lalaki, wala. Ganun talaga dun eh. At hindi tumagal. Meron naman akong kaklasing satanista. Yun, yung naging kaklase ko dati ay leader siya ng satanist group na itinatag nila. At nung panahon na nag-aaral kami, may tatak pa dito yun ng 6. Hindi tattoo yun ha, pero hindi maintindihan paano siyang nagkaroon ng markang 6 sa loob ng palad. Dalawa yun dito sa kamay niya. Hindi matanggal-tanggal yun. Hanggang sa nag-aral, kahit nag-aaral na kami, hindi natatanggal yung marka ng 6 sa kanyang kamay. At ang masama kasi nung panahon ng nag-aaral kami, doon lumitaw yung yun yung kasagsagan ng katuruan na ano, na extreme grace, yung radical grace na doctrine. Yun ang kasagsagan ng turo na yun. At yung kaklase kong yun, napakatalino kasi. At meron kaming teacher sa Bible School na matalino din talaga. At kumbaga, yung teacher na yun, iniidolo niya. Kasi pag nagsalita ay talagang pag, ano eh, halos hindi nagtatagalog sa ano yun eh. Eh, minsan kasi dito sa atin, alam niyo naman ano, dito sa Pilipinas kasi, para maipakitang matalino at edukadong tao, kinakailangan eh, magaling mag-English at ipakikita talaga. Kahit puro kami Pilipino sa loob ng... kahit kami puro Pilipino kami dun sa loob ng ano ng Bible School, aba hindi nagtatagalog. Talagang ang salita ay English, ano? At siyempre yung kaklase ko sapagkat matalino, ano? Abay talagang iniidolo niya yung teacher namin. Ay ang masaklap, ang itinuturong doktrina, although ang subject namin ay homiletics at hermeneutics, abay itinuturo sa amin yung doktrina ng grace, grace doctrine ang itinuturo. Salamat sa Panginoon dahil majority ng classmate ko ay hindi niya nahikayat. Hindi nahikayat yung teacher namin. Eh siguro dahil hindi nahikayat, dahil hindi naintindihan, dahil puro English ang pinagsasabi. English ba naman ng walang, siguro yun ang dahilan. Kaya wala siyang nahikayat sa amin. Dahil walang gusto makinig, English ang salita eh. Eh di walang nahikayat. Ang nahikayat yung isa lang. Yung kaklase ko matalino na ano, na satanista. Siyang nahikayat. Pero biro ko lang yung sinasabi kong Pero siguro talagang kaloob, hindi talagang loob, kinaloob ng Diyos na, no? Kasi naging aware kami doon sa turo niya na mali, there's something wrong. Kasi yung mga senior student namin, majority ng estudyante ng senior namin noon, nahikayat niya sa doktrina. Kaya nagkaroon ng division sa Bible School nung time namin dahil doon. So kami mga first year, hindi kami natangay ng maling turo. Pero yung mga senior student namin, ayun ang nahikayat ng kanilang grace doctrine na yun. At talagang majority, hindi ko sinasabing lahat, majority ng senior student namin, nahikayat sa maling doktrina ng grace na yan, at ng radical grace na yun. So salamat sa Diyos, pero ang nakakalungkot, yung kaklase kong yun, na satanista, talagang na-adapt niya yung doctrine. Kaya nung mabalitaan ko, minsan nakita kami sa lugar ng Bulacan, sa may Santa Maria, nakita kami, parang wala na siya sa ministry. Parang ganun. Ayun, naikwento niya na umuwi na siya ng lasing sa bahay. Minsan nakikita ko yung mga post niya sa Facebook, binabati niya yung mga kasama niya dati sa trabaho, namimiss daw niya yung mga old times na sila yung umuwi, na sumusuka sa bus. Ibig sabihin, talagang nanumbalik sa ganung klaseng buhay. Ang nakakatakot, hindi alam ng mga kasama niya kung sino siya. Eh, ako lang ang nakakaalam kung ano yung kalagayan niya. Wala siguro nakakaalam sa mga kasama niya na satanista siya. Hindi yata alam ng mga kasama sa trabaho. At yun ang nakakalungkot, talagang wasak ang buhay. Talagang naging magulo. Kaya alam po ninyo,
hindi biro. Talagang ang buhay natin, talagang dapat natin pasakop sa Diyos at isuko sa Panginoon, ano? Talagang may mga ganitong klaseng tao na talagang kinakailangan natin kahabagan, na talagang ilapit sa ating Panginoon. Kasi nung time na nagkakanda kami ng deliverance sa Kanya, ay hindi natuloy, hindi matuloy-tuloy yun, ano? At hindi namin, ano, kung bakit hindi matuloy-tuloy. Kaya nung nasa Bible school pa kami, hindi siya matuloy-tuloy. Kasi ayaw din niyang pakawalan. Merong somebody na nagko-control sa Kanya na kapag ginugusto niya nang i-release, hindi niya ma-release. Siya na rin mismo nag-decide na sa kanilang ituloy. So, ibig sabihin, may something na nasa kanya na hindi niya kayang isurrender ng ganun kadali. Kaya yung kanyang pagiging satanista, baka hanggang ngayon nga, nag-ooperate pa yon. Kasi sayang. At talagang, kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang masama nun ha, pinatatayo siya ng pastor sa simbahan nila. Hindi yata alam ng pastor niya na satanista siya. No, at hindi pa siya nakaka-release sa kanyang pagiging satanist. Tumatayo 'yon sa loob ng simbahan. At ang masakma noon, ang dalang doktrina ay radical grace. O imagine niyo 'yan. Satanist ang tinuturo, radical grace. Pag sinabing radical grace, yung doktrina 'yon, ang tinuturo noon ay lihis sa katotohanan ng salita ng Diyos. Na kahit gumawa ka ron ng kasalanan because of grace of God, ay yung kasalanan mong gagawin maging yung future sins mo pinatawad na daw. Kahit nga daw hindi ka na humingi ng tawad kasi yung future sins mo pinatawad na raw ng Diyos. Very dangerous na doctrine. Kaya nung time namin, lahat ng karamihan sa mga senior student namin naging abusado. At talagang hindi ko makakalimutan, no, yung isang estudyante namin na nung senior, nung gagraduate na sila. Kasi mayroon dong grupo na apat, no, o limang estudyante na puro pasaway. Talagang walang ginawa kundi magpasaway at talagang gumawa ng kalukuhan. May time doon na binugbog nila yung driver, yung bus driver ng Bible school, binugbog nila. May time doon na itong apat na estudyanteng ito nasa dorm, hindi nagkaklase, nanonood ng bold sa cellphone. Ganyan ang ugali, ah, ganyan ang ugali. Alam niyo nung time na sila graduate na, kinahapagan pa rin sila ng school at binigyan sila ng pagkakataon makagraduate. Pero ang bilin sa kanila nung aming no president ng Bible school, sabi ng presidente, ay talagang alam niyo, minaximize sa kanila yung grace, ano? Minaximize sa kanila yung biyaya, makagraduate lang. Sabi ng aming teacher, alam mo, hindi ko nababanggitin yung pangalan, alam mo, ang tanging pag-asa mo na lang ay ang Diyos. Sinabing ganun ng aming teacher sa Bible school. Abay, nagalit. Tumayo. Pagtayo doon sa upuan, tinadyakan yung upuan, at umakyat sa taas. Minura yung teacher namin. P.I. kakalbo. Sabi niya ganun. Kung may galit ka sa akin, sabi mo sa akin ng personal. Huwag mo rito sabihin sa ganito, ganyan. Habang naglalakad, minura niya yung teacher namin sa Bible school. Sabi, ay, grabe. So, because of wrong doctrine. Dahil dun sa biyaya na sinasabi, yun yung sinasabing doctrine ng grace. Para sa kanila, umabot ka sa puntong ganun, nasa biyaya ka ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo sa ganyang ano ha, ganyang katuruan. Kapag yan ay naririnig nyo na, maging alerto kayo. Minsan maririnig nyo yan sa mga simbahan at mga tinuturo. Ano? Merong, kasi yung mga nagtuturo nyan minsan, ang gagaling magsalita talaga. No? Yan ang nakakatakot. Ang gagaling magsalita at very convincing pag sila nag-explain. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, mahihikayat ka talaga. Very convincing. At alam nyo, ang mga kulto sa panahon ngayon, iisa ang tanda. Ito, tatandaan ninyo ha, ang mga kulto ay iisa ang tanda. Anong tanda? Mahuhusay magsalita. Very pleasing sa pandinig. Masyadong masarap sa tengang pakinggan ang mga turo at nakapanghihikayat ng damdamin. Pero very deceiving. O, kaya yan ang tatandaan ninyo. Kaya magbabasa kayo lagi ng Bible para hindi tayo naloloko. Pasensya na kayo, may mga langaw dito. But, buhay pa ako, nilalangaw na ako. Meron yatang nag-harvest ng manok. Kaya hindi pa itong langaw muna ito. Okay? So, okay, tayo po yung manalangin na sa Panginoon. Buhay pa ako, nilalangaw na ako. Naligo naman ako. Okay, so tayo po yung manalangin na sa ating Diyos.
lumapit na tayo sa Panginoon na to. At okay, muli, no? Tayong lahat ay malapit na yung worship revival. Nako, excited na ako. Kung nakikinig si Pastor Jun ngayon, ano, I'm very excited sa ating gagawing lesson. Na talagang kahapon, binabasa ko, ay ako sabi ko, nakakatuwa itong lesson na ito. Okay. Sa Sunday, ano ba? Nai-interrupt ako doon sa langaw pag dumadapo sa mukha ko. Sa Sunday, ilalive po natin. So, dadalhin namin tong camera para maganda, no? At mapanood din ng mga kapatiran. Magdadali natin yung ating camera at yung internet natin, subukan nating madala para mapanood natin, kasi hindi tayo maapag-discuss ng ating special topic, ano? So yung topic na gagawin ko doon, na i-discuss ko, ay ayan, ilalive natin para makapanood pa rin yung iba. Okay? So alam niyo naman, gustong-gusto, mamimiss ko kayo eh. Ayoko kayong mawala. gusto kong nandun kayo habang nag-aaral tayo. Okay? Para maging bahagi kayo ng ating pag-aaral sa Sunday, no? Yan, tuntua sila. Yes, sabi ni Ate Ann. Yes daw, please. Yan, dapat po ay may pamatay lang ako dyan, Pastor. Bukas lang kasi yung bintana. Ano langaw na to? Bukas kasi yung bintana eh. Kaya may nakapasok na langaw eh. Parang may nag-harvest ng manok dito. No? Ilang buwan na yung wala eh. Biglang nagkaroon ng langaw, no? Hirap kasi nito pag nag-pray ako. Mahirap kasi makalunok ng langaw. Minsan na nangyari sa akin to. Minsan sa tenga pumapasok. Eh, buti lang may earphone ako at hindi tayo papasok. Kaya lang sa bibig eh. Minsan mapasok sa bibig. Sarado na ba? Okay. Okay, so huwag na tayo magpakatagal. Ano? So ina-anunsyo ko lang sa darating na linggo, tayo po ay meron ng i-ano natin, ilalive natin para makapanood din po yung iba. Okay? natutuwa lang sa yung langaw. Sa dami naman ng matutuwa, langaw pa, no? Okay, sa purihin ng Panginoon, let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan ninyo, sa patuloy na pagsama at pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng gabay at ng pag-iingat ninyo. Salamat sa mga aral na amin narinig na patuloy na binabahagi ninyo sa amin sa umagang ito at sa bawat araw. Salamat sa mga natutunan namin. Tunay nga po, Panginoon, na masigit na makapangyarihan kayo sa kaaway at masigit na malaki ang magagawa ninyo laban sa magagawa ng kaaway sa aming mga buhay. Panginoon banal, sa oras na ito, patuloy kong dinadalangin sa inyo ang bawat iglesia, ang mga churches na patuloy na sumusubaybay at mga leaders ng bawat churches na patuloy na sumusubaybay sa aming mga gawain ito, Panginoon. Dinadalangin ko po sa inyo ang aming church na patuloy niyo pong gamitin ang aming iglesia as a place of revival, restoration, healing and deliverance, at patuloy na maging instrumento ang gawain namin ito, Panginoon, sa bawat isa, lalo tikit Lord sa programang ito na My Hiding Place TV. Yung sa mga kapatiran na hindi pa po nakakilala sa inyo, mga kapatirang mananampalataya na may pangangailangan spiritual, gamitin niyo pong program na ito na maging daluyan at instrumento ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Gayun din Lord ng JCCM Church sa pangunan ni Pastor Albert Padrigon, maging sa kanyang asawa, kay Pastor Enrique Lagang, kay Pastora Nina Hernandez, at sa lahat ng mga manggagawa na kanilang asama sa iglesia, pagpalain at ingatan niyo po sila at patuloy din po palakasin. Gayun din ang CNCI sa pangunan ni Bishop Alex Manipom at Bishop Ronnie Sangil, ingatan at pagpalain niyo po sila dakilang Diyos at samahan, at patuloy na bigyan ng kalakasan, gabayan at ingatan niyo po silang lagi. Gayun din Lord ang aking dalangin sa DFC Fatima, Door of Faith Church Fatima, sa pangunan ni Pastor Phil Gulpan, kanyang asawa, mga anak at apo, ingatan at pagpalain din po ninyo at i-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Ang lahat ng kanilang mga miyembro at kapatiran at mga manggagawa ay patuloy nyo rin pong palakasin. Gayun din ang aking dalangin sa JSP si Los Baños, Laguna, sa pangunan ni Pastor Tommy Carandang, maging ang kanyang asawa, ingatan at palakasin nyo po lagi. Ang mga workers at members ng kanilang church ay patuloy nyo pong pagtibayin at palakasin sa kanilang mga pananampalataya. Ganun din Lord ng Seed of Life Evangelical Church, sa pangunin ni Pastor Frank Benalisa, ay ang patuloy na magbigay ng pagtatagumpay, kalakasan, pag-iingat at gabay sa kanilang mga buhay.
Idinadalangin ko rin po sa oras na ito na ang kanyang asawa, si Sir Rosemary Alcantara, ingatan nyo rin po, Panginoon, at patuloy na gamitin sa ministry. Dalangin ko rin, Lord, ang kanilang pinaplano pagkakaroon ng concert sa Tanay. Ito po'y maging matagumpay. At ayon sa inyong kalooban, ang pagpaplano nito ay maging smooth at walang anumang hadlang, walang gawa ng kaaway ang magtagumpay laban, Panginoon, sa gawain ito na kanilang pinaplano. Ngayon din, Lord, dinadalangin ko po sa inyo si Pastor Jun Basas. Ingatan at pagpalain niyo po sa gabayan at ingatan din. Patuloy na bigyan ng kaaliwan at kapayapaan ng kanyang puso, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagsama, na mamalagi at manatili sa kanyang puso. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, mga members at workers ng kanilang church. Bless them mightily. Palakasin niyo po sila. Ingatan niyo po sila at tulungan na maging matatag sa kanilang mga pananampalataya. Panginoon, dinadalangin ko rin po sa oras na ito na ang gagawing worship revival on Sunday, ito po ay maging matagumpay, ito po ay maging maayos, Panginoon, ang mga salita ninyo ang manahan at ilagay sa aking bibig, at kayo ang magpahayag sa araw na iyon. Kayo ang siyang magsalita, kayo ang siyang magturo, Panginoon, at kayo siyang maitaas at maparangalan, kayo pa rin na maluwalhati, hindi po ako, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sa oras na ito ang bawat pamilya na bumubuo, Panginoon, ng kanilang iglesia, kayong patuloy na magpatibay at patuloy na tumatag sa kanilang pananampalataya. Dinadalangin ko rin po, Lord, si Pastor Freddy San Juan, ang kanyang asawa, mga anak at apo ay pagpalain niyo po at palakasin. Kayo ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. At pray na patuloy niyo pong patibayin din, Lord, ng kanilang mga spiritual na pamumuhay at ang kanilang physical na pangatawan ay maging matatag at malakas sa lahat ng oras at pagkakataon. Idinadalangin ko rin po sa inyo sa oras na ito ang lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa church na ito, Panginoon, ng River of Life sa Maryland, USA. Kayong patuloy na magpalakas at magpala sa bawat isa. Ang ministry ng pandasal, ito po'y patuloy na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa tulong po ninyo. Ay marami pa po mga kaluluwa na hindi nakakilala sa inyo ang maabot at patuloy na mararating ng inyong mga salita sa pamagitan ng ministry ito. Ang lahat ng mga associate pastors, head pastor na kanilang church, lahat ng workers, palakasin, pagtibayin at patatagin sa kanilang pananampalataya. Patuloy ko inilalapit sa inyo at idinadalangin din ang lahat ng mga Panginoon, ng mga family na bumubuo sa aming church, mga nanay at tatay at mga anak na binubuo ng bawat pamilya at bumubuo sa iglesyang ito, patuloy ang dalangin ko na patuloy na pagkarooban ng kalakasan at pagpapalang spiritual, physical at sa lahat ng aspeto ng bawat buhay. Ang pamilya ni Ate Irene Coronado, Jan Clavita, Dolores Dumulao, Medi Reyes, Mercedes Bauyon, Maripe Baluis, Isay Coronado, kay Marat April, Raya Lerios, Marian Rodriguez, Karen Almario, Bing Francia, Cheryl Badulis, Stephen Coronel, Jelbridge Valparaiso, Cristi Oliva, Purificacion Lamera, Hermi Prihilniana, Wilmer Borbe, Jasmine Francia, Rosmin Francia, Rosemary Coronado, Sheila Postrado, Helen Francia, Jason Barquila, Viena Portes, Vicky Baluis, Chiki Reyes, Maricel Baldovino, Amber Opinion, Rosemary Pienar, Juliet Ortega, Teya Bagayan, Dolita Samela, Charmaine Piamonte, Ed Scapin, Maylin Baluis, Adelino De Leon, Olga Hernandez, Lama Hernandez, Kinana Elena at Marian Cayetano. Dalangin ko po ng patuloy na pagpapala at pag-iingat, kalakasan, pagtatagumpay, biyaya, kaaliwan at katatagan na ipagkaloob po ninyo sa bawat pamilya. Dalangin ko ang kanilang mga hanap buhay at negosyo, ipagpalain din po ninyo ang lahat ng mga estudyante nag-aaral, ipatuloy niyo pong bigyan ng karunungan at ang bawat isa ay patuloy na magkaroon ng spiritual growth, strength and maturity. Patuloy ko rin sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga hadlang at problema, kahirapan, lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga sufferings at afflictions na mula sa kaaway. Sinasaway po namin ang lahat ng ito at hindi pinapahintulutang magtagumpay. At gayon din, idinadalangin ko sa oras na ito na kayo ang magkaloob ng lahat ng pangailangan ng bawat isa. Patuloy kami bigkisin ng isang spirito na mula sa inyo. Kaaliwan at katatagan ay patuloy naming maranasan. Ang biyaya at kahabagan po ninyo ay patuloy na sumaamin. At sa tulong at kapangyarihan ninyo ay patuloy naming maranasan, Panginoon, ang kapayapaan at katatagan sa aming mga pananampalataya. Pagpalain niyo, Lord, ang aming Thanksgiving on December 27. Ito po ay puspusin po ninyo, Panginoon, ng pagpapala at masayang pagtitipon at masayang pagsasama-sama ng pasasalamat para sa inyo. Dinadalangin ko rin po sa oras na ito ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid
Dalangin ko na ingatan niyo po ang aking kapatid, si Ate Baby at si Ate Rhea. Kayo magpalakas ng kanilang pananampalataya. Papalain niyo po ang kanilang trabaho at kabuhayan at patuloy niyo po silang gamitin sa ministry. Lahat ng aking pamangkin, nag-aaral at nagtatrabaho ay pagpalain at ingatan din po ninyo. Kayong siyang magpalakas, kayong patuloy na sumama, kayong magpatatag at magpatibay ng kanilang pananampalataya. Gabayan niyo nga po silang lagi at ilayo rin po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Idinadalangin ko po sa inyo sa oras na ito na kayong magbigay ng kaaliwan at katatagan sa bawat isa. At ngayon din kay Kuya Bernard, pagpalain at ingatan niyo po siya, ilayo niyo po siya sa lahat ng karamdaman at tulungan na maging matibay at malakas sa kanyang buhay at maging sa mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Dinadalangin ko rin po sa oras na ito na inyong pagpalain at ingatan din, Lord, ang aking asawa. Ingatan niyo po si Lucy, kayo magpalakas para sa kanya sa mga pagsubok na pinagdaraanan. Tulungan niyo po siya magtagumpay. I pray na kayo magbigay ng kaliwanagan at kaaliwan sa kanyang puso sa lahat ng mga pagkakataon at pagtuloy kayo maging sentro na aming pagsasama. Bigisin kami ng isang spirito na mula sa inyo at pag-ibig at pagmamahal na mula sa inyo. Idinadalangin ko po sa inyo si Jean Ehara, kayong patuloy na magpalakas at magpala para sa kanya. Palakasin niyo po ang kanyang pisikal na pangangatawan. At kayo din si Marie, Panginoon, dalangin ko na kayong kumatag po para sa kanya. Lord, nakikita niyo po ang kanyang pagsisikap na kayo makilala. And I pray na inyong kalugdan ng kanyang pagsisikap na ito, tulungan niyo po siya na higit at lumalim ang pagkakilala at pagkaunawa niya sa inyong mga salita. Panginoon, idinadalangin ko rin po sa inyo sa lahat ng, sa oras na ito, ang aking sarili, ako po ingatan po ninyo at samahan din ang kalakasan na mula sa inyo ay patuloy kong maranasan. Ilayo po ninyo ako sa lahat ng mga tukso at tulungan na magtagumpay sa mga pagsubok at mga pag-uusig na aking mararanasan. Patuloy kong iniyahandog at inaalay ang aking sarili sa inyong mapagpalat makapangyarihang kamay at malayan niyo pong isakatuparan ang inyong banal na kalooban at inyong layunin sa aking buhay na ito sa karangalan na inyong dakilang pangalan. Ituwid po ninyo ako, Panginoon, sa mga panahon ng aking mga pagkakamali at hayaan po ninyo na ang buhay kong ito ay patuloy na mamalagi sa paglakad sa katwiran at kabanalan at maghari sa puso't isipan ko ang banal na pagkatakot sa inyo, kababa ang loob, pag-ibig, paunawa, kainahunan at ang pagpipigil sa sarili. Patuloy niyong ibuhos at ipagkalob sa akin ng karunungan at kaalamang mula sa inyo na magagamit ko po sa pagtuturo at mag-isa pangunguna sa iglesia ang itong pinagkatiwala niyo po sa akin. Panginoong banal, kayo pong siyang lagi maluwalhatid papapurihan, hindi po ang aking sarili. Panginoon, tanggalin ng lahat ng kayabangan, tanggalin ng lahat ng pagmamataas, tanggalin ng lahat ng uri ng negatibong damdamin at kaisipan na inilalagay ng kaaway sa aking puso't isipan. Hayaan po ninyo na matutunan kong lagi ang maging mababa, Panginoon, sa inyong harapan at ituring ang aking sarili bilang isang alipin at hamak na alipin lamang sa inyong harapan na inyong minarapat at binigyan ng kakayahan at nabibiyaya ng mga paglingkod sa inyo. Panginoon, itanim niyong lagi sa isipan ko ang mga bagay na ito. Ako isang lingkod, isang alipin sa inyong harapan na binigyan ng biyaya na makapaglingkod. At ito ipinagpapasalamat ko. Ang biyayang ito, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo ay labis kong pinasasalamatan at labis kong pinahalagaan sa aking puso. Nawa, Panginoon, ang bagay na ito ay huwag alisin sa aking puso. Ang bagay na ito na inyong binigay makapaglingkod sa inyo. Isang karangalan, isang kaligayahan sa puso't isipan ko na magamit bilang inyong lingkod, bilang alipin, Panginoon. Salamat sa kabutihan ninyo, mamalagi sa isipan ko ito. Itanim niyong lagi na mainam at malalim sa puso't isipan ko ang bagay na ito. Ako isang alipin at lingkod ninyo na handang sumunod sa inyong banal na kalooban. Hallelujah! At patuloy ko rin pong dinadalangin sa oras na ito ang lahat ng mga prayer requests ng aming mga kapatid, mga nasa iba't ibang bansa, Karating probinsya, bayan, Karating iglesia, lahat ng mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito ay patuloy rin pong dinadalangin sa inyo. Ang prayer request si Brother Edilberto Apolona sa kanyang asawang si Sister Esti na may sakit sa thyroid, ang kagalingan ay patuloy na sumakanya, ipuin niyo po siya na inyong mapagpalat makapangyarihang kamay at ipag-ulob ang kagalingan. Kaya hindi sa kanyang anak na si Pete, dalangin ko Lord na siya po ay bigyan niyo po ng lakas at sa kanyang bigyan niyo po siya ng chance muli makabalik sa pagtatrabaho sa barko. At kay Mary Big Lord na nasa real estate, I pray na i-bless niyo po ang kanyang trabahong ito at patuloy niyo po siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Gayun din po ang aking dalangin para po kay Sister Janet Season, kayong magpatuloy na magpalakas, kayong kumabay at mag-ingat para sa kanya, sa kanyang pakikipagbaka sa kanyang lung cancer. Ang pagtatagumpay na mula sa inyo ay patuloy niyo po ipakalob sa kanya, Lord, ng strength sa kanyang physical na pangatawan, pananampalataya at sa provisions na mula sa inyo ay ibuhos niyo po sa kanya.
Panginoong Banal, kayong siyang tumulong sa kanya at patuloy na magbigay ng katatagan sa kanyang puso at damdamin. Kayo din kay Sister Jaylee Lazaro, dalangin ko na patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan din sa kanyang pakikipagbaka sa kanyang stage 4 pancreatic cancer. I pray na patuloy na itong gumaling at sa tulong po ninyo ang kalakasan at kagalingan na ipatuloy niyong maranasan. Panginoong Banal, iprovide niyo rin po ang kanyang pangangailangan at ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay ingatan at pagpalain din po ninyo. Patuloy ko idinadalangin sa inyo sa oras na ito si Brother Jonathan Guevara, ang kanyang asawa at mga anak, ay ingatan din po ninyo at pagpalain. Ang kanilang hanap buhay at trabaho ay patuloy niyo pong i-bless. At ang kanilang paglilingkod at pananampalataya ay palakasin at patuloy na pagpalain at patuloy silang gamitin sa ministry na itinalaga po ninyo para sa kanila. And I pray, ang kanilang anak na si Justin na nagmamasteral degree patungo PhD, ito po'y maging matagumpay at ito po ay patuloy niyong samahan at lahat ng kanilang mga pagpaplano ayon sa kalooban ninyo ay magkaroon ng pagtatagumpay. Kayo din po ang aking dalangin para po kay Sister Ana Rosales, sa mga panahon ng kalungkutan, kayo magbigay ng kaaliwan at kalakasan para sa kanya. Patatagayin niyo po siya, gabayan niyo po siya, palakasin niyo po siya, Panginoon. At kayo ang patuloy na magbigay ng tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang mga anak, nag-aaral man o nagtatrabaho, ay palakasin niyo pong lagi. Samahan niyo po silang lagi, dakilan Diyos, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan ang lahat ng kanilang mga pangarap at mga pagpaplano sa buhay. Ito po ay lubusang maipasakop sa inyong kalooban, at kung ito man, Panginoon, ay sa ikabubuti at ayos sa kalooban ninyo, ay bigyan niyo po ng pagsasakatuparan. Ang kanilang mga puso, ay hipuin po ninyo at pagkalooban ng malalim na pagnanasa na makapagpagamit at maglingkod sa inyong banal na gawain. Kaya din po ang aking dalangin, Panginoon, ay Sister Lani Hinahon. Dalangin ko na patuloy niyo pong ingatan at pagpalain din, Lord, ng kanyang asawa, kayong kumilos sa kanyang buhay at pagtibayin ng kanilang pagsasama. Dalangin ko siya ay makakilala rin po sa inyo. At ang kanyang mga magulang naman, ay dinadalangin ko na bigyan niyo po ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang puso at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at tulungan niyo po sila magtagumpay sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan sa kanilang buhay. Si Lourdes Pajardo na ngayon ay nagsasuffer sa kanyang high blood. Ito po ay palakasin po ninyo. Pagalingin niyo po siya sa kanyang kalagayan, Panginoon, at makarecover po siya sa kanyang high blood pressure na ito. Ipuin niyo po siya na inyong mapagpalat, makapangyarihang kamay, at mag-normalize sa kanyang kondisyon. Ngayon din, Panginoon, inadalangin ko po sa inyo ang Buenaventura family na namatayan ng kanilang mahal sa buhay. Ang kaaliwan at kapayapaan sa kanilang puso ay ipagkalaw po ninyo. Magtagumpay niyo po sila sa kanilang kawalan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay aliwin ang kanilang mga puso at ipagkaloob ang kagalakang mula sa inyo sa kanilang mga puso at damdamin. Si Jensi Ocampo, patuloy ko nilalapit sa inyo. I pray na kayong siyang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Ano man ang layunin ninyo sa kanyang buhay, ito po'y higit na magtagumpay. At tulungan niyo po siyang mapagtagumpayan ng kanyang kalagayang ito at ng pagsubok na kanyang binabaka. Panginoong Banal, hipuin niyo po ang kanyang damdamin at kaisipan. Palitan ito, Panginoon, ng kagalakan at kaaliwan na mula sa inyo. Hayaan po ninyo sa mga pagkakataong ito ang tunay na kapayapaan at kaaliwan at kalakasan na mula sa inyo ay maranasan niya. Sa pangalan ni Jesus, ay Sister Erlinda Arcia, dalangin ko ang patuloy na kalakasan at kagalingan sa kanyang pisikal na pangangatawan at mula sa inyong mga salita, tulungan niyo po siyang tumibay at tumatag, Panginoon, at panghawakan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po siyang mabago ang kanyang kaisipan at damdamin at patuloy kayong lubusang makilala sa kanyang buhay. Alisin siya sa bihag at bitag ng kaaway, Panginoon, sa maling paniniwala, sa pangalan ni Jesus. At gayon din ang aking dalangin kay Sister Maribel Pagaran para sa kanyang anak na si Marinel. Dalangin ko na alisin niyo po ang pagkakahilo at ang karamdamang dumapo sa kanyang katawan. Gayon din, Lord, sa kanyang asawang si Arnel na mayroong pananakit ng katawan at ano man ang karamdaman dumapo sa kanyang katawang ito na hindi pa nadidetect ng doktor. Panginoon, ito po ay madetect at makita ang sintomas o ang mga pinanggalingan nito. At sa kapangyarihan ninyo ay nilulusaw at inaalis ang karamdamang ito sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Nancy Dolon, dalangin ko, Lord, ang kanyang pananakit ng likod, ito po'y mapawi at mapalitan, Lord, ng kalakasan at ng kaginhawahan sa kanyang pisikal na pangatawan. Marami salamat po sa inyo, dakilang Diyos, at patuloy po kaming dumudulog sa inyong mapagpalat mga pangyarihang kamay at idinadalangin din po, Panginoon, ang bawat isa. Sinasaway ko ang lahat ng pagkilos ng kaaway, lahat ng mga trahedya, karamdaman, lahat ng kanyang pahirap, afflictions, lahat ng kanyang mga samang pagpaplano, lahat ng kanyang pagkilos laban sa inyong mga anak at bawat iglesia, negative circumstances, lahat ng hadlang at delay sa mga panalangin at mga pagpapala po ninyo, ang lahat ng kanyang
maling gawain laban sa inyong mga anak at sa bawat Kristiyano, ang lahat ng kanyang impluensya, lahat ng negatibong bagay na gawa ng kaaway, lahat ng ito ay kinakansila namin at hindi pinapahintulutang magtagumpay at binabaka namin sa pangalan ni Jesus. Sinusuot namin ang baluting pandigma ng Diyos, ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shields of faith, the sword of the spirit, and the shoes of the gospel of peace bilang pananggalang at proteksyon sa lahat ng pagkilos at gawa ng kaaway laban sa amin. Pinangahawakan namin ang mga pangako ninyo na pinagkakalob nyo sa amin ang kapangyarihan upang gapusin ang lahat ng gawa ng kaaway, gapusin ang mga masamang espiritu at palayasin at yurakan at wasakin ang lahat ng kanilang mga gawa. Kaya sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng inyong ng banal na espiritu, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus at sa kapangyarihan ng inyong patutuo, Panginoon, ang mga spirits of infirmities, unclean spirits at seducing spirits and principalities, rulers, powers and forces of evil ay aming binabaka sa oras na ito. Winawasak ang lahat ng kanilang mga gawa, pinuputol ang kanilang impluensya, winawasak ang lahat ng kanilang mga pagkilos at hindi pinapahintulutang magtagumpay sa buhay ng bawat isa. Pinuputol ang kanilang kapangyarihan at koneksyon at impluensya sa buhay ng inyong mga anak at bawat iglesia, at ang mga espiritong ito'y ginagapos at pinapalayas sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, tinatanggalan sila ng pagtatagumpay, ng koneksyon at ng impluensya sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon, at bawat iglesia na patuloy na nagtitiwala sa inyo. O Diyos, salamat sa kabutihan ninyo at sineselihan ko po ng inyong banal na dugo ang bawat isa at ang kapangyarihan ninyo sa patuloy na bumalot sa bawat isa sa amin. Pangunahan niyo po kami sa bawat oras, sa lahat ng pagkakataon at sa buong maghapong ito, samahan niyo po kami. Ang lahat ng mga hanap buhay at trabaho ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Lahat ng mga estudyanteng nagsisipag-aral online ay patuloy niyo rin pong ingatan at pagpalain. Maraming salamat sa inyo, dakilang Diyos, sa inyo po'y aming ibinabalik ang walang hanggang papuri parangalan, mga pagluwalhati at pasasalamat, at ang mga katugunan sa dalangin ito inaakin namin na may buong pananalig at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen at amen. Muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Ingatan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. At nawa ay maging maligaya at maging puspos ng pagpapalap biyaya ang buong maghapong haharapin natin. Salamat sa ating Panginoon at salamat din po sa bawat isa sa inyo. Good morning everyone. God bless you all. And to God be the glory. Ang isang